Welcome back, buddies, sa ating Chris Sniper Lectures dito sa ating YouTube channel na Chris Sniper 8121. At pasensya na po kayo, medyo natagalan ang ating pagbalik at pagpatuloy ng ating mga lecture dahil nag-out of town po ang team natin doon sa Zamboanga del Norte. So, ngayon, naglaan talaga tayo ng oras para mapatuloy ito. Maraming salamat at andyan pa rin kayo nag-advance sa mga positive feedbacks. Then, sa mga positive text messages or sa mga messages sa Messenger at sa Facebook na mayroon talagang mga nag-abang at mayroong mga natuto about our topic na Japanese TBL or Japanese Treasure Burial VR. At sa ngayong oras na ito, ipagpatuloy natin ang Part 8. Yan siya, oh. Yan. Nandito na tayo sa Part 8. Infinity. Okay? So our specific lesson for today is all about STM basic pattern. Ito siya ang pag-usapan natin, buddies. So balik tayo sa terminologies, sa treasure hunting terms. What is STM? STM stands for Surface Trail Markers. Tandaan, buddies, andito pa tayo sa surface, ha? Wala pa tayo sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, ang pinaka-importante ito, ang pinaka-basic ng mga lesson. Dahil bago tayo maghukay, ay kailangan tama ang TBL natin, ang Treasure Burial Layout, sa surface. So, ibig sabihin, ang STM o Surface Trail Markers ay dapat kilalanin natin anong meaning nito, anong pattern nito, at anong ibig ipahiwatig nito. Dahil bawat region sa buong Pilipinas, iba-iba ang layout, iba-iba ang pattern, iba-iba ang decoding, iba-iba ang trigrams, iba-iba ang sukat. Hindi lahat pareha. Kasi, ginawa talaga yan ng mga official na bawat region, bawat na-assign na general ay iba ang layout para pagkatapos ng gera ay maiwasan ang nakawan ng mga team na nagbaon. Okay? So, hopefully, may natutunan kayo from lesson 1 up to 7. So, ngayon, andito na tayo sa Lesson 8. Okay. Hindi ko dinidelete ito, ha, pero i-delete na natin ito ngayon. Review lang natin. Napaka-importante ng numbers or numeric codes. Dahil gumagamit sila ng military codes at symbols with bamboo codes na kasama ang tinatawag natin na kanji. Okay. Dito tayo sa Romaji, ang pagbasa ng kanji. Etsu. Ne, san, che, go, roko, shichi, hachi, kyu, yu. Kyu? Jo. Okay. Sa English, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pati sa Roman numerals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakikita niyo ang similarity, buddies? Okay. Number 1, almost pareha yan niya. Ha? Isa, dalawa, tatlo. Romans, kanji, at English ay pareha lang isang slice. Okay. Isang slash lang yan. Okay? Ito pa, number 10. Cross sa kanji, X naman sa Roman. Di ba may similarity? Okay. Matutunan nyo din ito, ha? Sooner. Okay. So, i-delete ko na to. Kasi dito tayo maggawa ng example. Bye-bye. Okay. Ready? 1, 2, 3. Siguro, na-take-note nyo naman eh. Hindi naman mawawala yan eh. Andyan lang sa video. Pwede nyo ma-download ang video natin, buddies, ha? Pag may load kayo, i-download nyo. Downloaded videos dyan sa YouTube nyo. Kahit walang load, pwede ma-open. You know? Okay, ma-play. Okay. Para ma-refresh ang results. Okay. STM basic pattern. Okay, what is a pattern therefore? So, ang pattern, buddies, ay napaka-importante nito. No? So, sa treasure hunting field tayo mag-uusap. Ang pattern, kung sa ano ka pa, yung mananahe, ano yan in English? In English ng makina, sewing machine. Ang mananahe, yun na, siya na magtahi. Okay? Ang mananahe, bago siya magtahi ng dami, ay may tinatawag yan na pattern. Ang pattern, sa Tagalog pa, sundan na, no? Basta pattern siya, buddies, yun na. Sa Bisaya pa, sunduganan, pattern, siya ang sundugon nga design. Okay. Sa treasure hunting na siya, ang pattern means layout. Okay? Layout.
Okay. I-out. Tulad yan, mag-i-out ka ng bahay. Ano design gusto mo? Design, ganun. Sit up. Ang pagplastar, no? Then, skits plan. Ito na, sa bahay to, mga building. Skits map. Or paggawa ng mapa. Or in short, TBL. Treasure Boreal Layout. So, ibig sabihin, may mga basic pattern tayo na makikita sa isang positive Japanese site na may mga baon na hidden treasures. Okay? So, experiments, nasa taas pa tayo, ha? Ulitin ko, nasa taas lahat ng mga marker na makita natin. Huwag muna, hindi muna tayo sa HTM. Kaya huwag kayong lumayo sa lectures natin. Dahil aabot din tayo dyan. Ano ang mga warning signs sa ilalim? Ano ang delikado na marker? Ano ang marker na magsabi na mag-drift tayo? Ano ang marker na magsabi na pagpatuloy tayo? Okay? So, gayon, ito lang ihatid ko muna. Mayroon tayong tinatawag na 5 basic pattern. Pinaka-simpleng pattern. No? 5. Bakit 5? Yan, no? 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon tayong 5 daliri sa bawat kamay. No? Ang isa, hindi pwede magamit kung hindi kasamang 4. No? Tulad ito, no? Hindi pwede makahawak kalikingan lang. Yan. Dapat ganun talaga 5. No? So, itong 5 na to, basic lang to bodies. No? Okay. Basahin muna natin. Number 1, 4 major alignment or variant for cross line and centering. Okay? Number 2, 4 quadrant for triangulation. Quadrant, pag-usapan natin yan. Number 3, geometric figures and missing coordinate markers. Number 4 is the heavenly steam, the 8 pillar of life. 8 nilalang. No? Ganda to. Then last, earthly branches, pinupost ko to you. No? Pero hindi pa natin to madidiscuss ngayon kasi mahaba to. Earthly branches or the 12 holy best. Okay? So, bawat holy best. Okay. So, itong dalawa body, siguro next na to. Kasi may part 9 pa naman tayo at part 10. So, siguruin natin tong tatlo ngayon. 4 major alignments and bearings for cross line and centering. Uunahin natin. Okay. Dito na tayo. Balik tayo sa 8 trigrams. No? 8 trigrams. Ano yung trigrams? Numeric code or numeric number ng 8 directions or 8 compass directions. Okay. Balik tayo. Paano yon gawin? Gagawa ka ng cross. Gagawa ka ng X. Bilugan mo sa gitna. Okay? Ayan. Tapos, ito, buddies. Lagyan mo dyan ng 1, 9, ito, 3, 7, 2, 8, 4, 6, dito tayo. Itong tinatawag natin na code 5. Okay. So, ito ang tinatawag natin na 8 trigrams. So, ibig sabihin, 8. 8 direksyon sa compass. Okay. So, ngayon ba, this, ano yung tinatawag na 4 major alignment and bearings? So, ito siya, no? Kasi, ito siya eh. Alignment to eh. 159, 357, 258, at 456. Okay. From 1 to 3, okay, yan ang tinatawag na natin na bearing. 1 to 8, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 9. That is, a bearing is a measure from north, then clockwise. So, ibig dyan, galing dito, lahat nito ay bearing. Sabihin mong 90 degrees, bearing yan. Sabihin mong 135, bearing yan. Sabihin mong, ano dito sa west? Ano, sa south? 180 degrees is another bearing. Bearing lahat yan hanggang patungo pabalik sa norte. So ngayon, kilalanin natin. Okay. Mayroon tayong tinatawag na cross line. Ha? Cross line. Ano ang cross line? Buddies. Okay. Ang cross line, siyempre, kung common sense, logically, kung sabihin mo cross, ganon, no? Cross talaga. Ang positioning, di ba? Cross ba o hiwi? Bawa si Mike. Hiwi daw ang cross ko eh. Kasi pag ganyan siya, X siya, di ba? Hindi siya cross. Pero pwede pa rin sabihin mong cross, cross na X. Pero directly speaking,
pag sabihin natin cross, ay cross talaga. Ganon. Tulad dito, sa tabuna. Yan siya, oh. Yan. Yan ang cross. Na? Okay. So, pag cross, ganyan. Okay. Tagilirin mo, X na siya. Dito tayo sa cross. Okay. Ibig sabihin, ang cross line ay ang compass direction na nag-cross dyan sa trigrams. Ano yon? Okay. Ganyan na siya. Ganyan natin pa din sa... Dito muna. Para maintindihan nyo. There are two cross lines. Okay. Ito siya. 1, 5, 9. Yan ang unang cross line. Yan. Kaya nilagyan ko ng cross. Nakita nyo ito. Okay. The next cross line is 3, 5, 7. Okay? Compass direction. Ano to? East, west, ito. North, south. So therefore, ang cross line natin ay ganito ah. 1, 5, 9 pattern at anong isa? 3, 5, 7. Naintindihan? Okay. Kung tingnan mo sa compass, ituro mo ang dalawang cross line. Ito po. 1, 5, 9 and 3, 5, 7. Gets, children? Buddies? I mean? No? Napakasimple. No? Dapat maintindihan nyo. Kasi pag sabihin cross line, marker to marker base yan. Okay. Ano makikita mo sa cross line? Ganito na. Example. Ito. Tingnan nyo talaga, no? So, sa S, di ba? Paggagawa tayo ng cross line, dito siya. Pwede na i-delete, no? 1, 5, 9, saka 3, 5, saka dito naman siya. Actual tayo, buddies, ha? Actual example. So, ang cross line ito, tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? May nire-remap kami dun sa Sambuanga del Norte. Dito sa norte, may sea creek. Ito na siya talaga. Creek yan, ipaikot yan. Tubig talaga yan, no? Literal na tubig. Okay. Sa south side, eh, bundok dito, may bato dito, may bato siya na medyo pahugis siya ng patulis. Anong tawag nito? Patulis. Okay. Ito ha, ipaintindi ko sa'yo. Ano ang, unahin natin eh, 159 cross line. Okay. Ito siya, norte. North. Ito siya dito, south. Okay? So, pag i-connect natin yan, buddies, dahil ito norte, may tubig, dito sa, i-connect natin yan. Ito ang 1 natin. Okay? Alignment or centering 5, ito ang 9. So ito yung tinatawag natin na cross line na 159. Which is very makikita mo talaga in actual, very relevant na may tubig talaga. Kasi sa norte ay tinatawag natin na water element, sa south is fire element. Kaya mayroon siya. Kung nakikita niyo yung video ko diyan, in-explain ko yung may nakuha na glass saka Paco, okay. Yan o, ang tawag niyan, okay. Ganito na siya. 1, 5, 9. Okay, ano sa norte? Water element. Ano dito? Hindi naman kita ka dyan, center. Yan, ang 9 is fire element bodies. Ganon siya kasente. Okay, yan ang tinatawag na 1, 5, 9 pattern. Okay, patagalin tayo. Okay, ganun. 1, 5, 9. Okay? North, center, south. Okay? Anong marker? Sa north ay water. Okay? Sa south ay fire. Vice versa. Water, fire. Water versus fire. Hindi sila pwedeng magkadikit, buddies. Kasi pag ang apoy, buhusan mo ng tubig, anong mangyari? Mamatay. No, it will... dead. Sorry. It will die. No. Maano siya? Mapalong. Okay? Mapalong siya. Okay? Kaya, hindi pwede magkadikit yan. May distansya yan. No? Okay.
So, yan na siya. Ano nangyari? Naintindihan niyo? Ito ang tinatawag natin na 159 cross line. Okay? So, ngayon, doon tayo sa 357. Hilip ko to. Okay. Pero hindi natin hindi natin illustration para makita niyo. Dito na tayo. Siyempre, next is 357. Ang tinatawag natin na dito tayo, ha? Gawa tayo na cross, cross line. Straight. Yan. Dito ang 3. Dito ang 7. Ano ito ang 3? Est. No? Est. Yan, yan. Okay. Dito west. Ang iba eh, hindi pa makaintindi. Sundan niyo lahat ng vlog ko para malaman niyo ano ang code 3, ano ang code 7 yan. Okay. Sabihin mo code 3. Ano yung code 3? Hindi mo alam eh. Hindi ka nagsusunod na video eh. Code 3 is est. Okay. Saan sisikat ang araw? Okay. 3, 5, 7. Okay. Dito ka na. May 5 ka na dito. Balis. Centering. Okay. So, anong makikita mo sa est? Anong element siya? Dapat dyan ay may, ito na naman tayo, may puno ng kahoy. Yan, di ba? Wood eh, wood element. Sa kabila, ano, sa 7. Dapat dyan may tinatawag tayo na metal element. Ganyan, no? No? Or kahit bato yan na may metal element. No? Ano metal element? Ganyan, no? Pwede may bilog siya dyan. Or pwede may ganyan. No? CO. Enclosed. Okay. So ngayon, yan ang tinatawag natin na 357. Sulat ko ah. 357 cross line. Okay? Ano makikita sa 3? Ang sa S is word element. Diba? Then, sa gitna, 5. Ano sa west? Sa west ay dapat may metal element. Okay? Kung wala na puno dyan, buddies, may makikita ka dyan na bato. Ha? Tandaan nyo. Big boulder, basta naka-fix na bato, na may hiwa. Yan. No? Ibig sabihin yan, wood pa rin yan. Wood element. Not literal na wood or tree, pero, ano siya? May elemental marker. Itong tawag natin na elemental marker. Yan. Okay? So, ibig sabihin, 357 cross line and 159 cross line ay ang dalawang cross line sa etrigram. So, therefore, ang mangyari, yan, nakuha mo na ang centering. No? Dahil kompleto sila, then, alam na natin na pinalibutan ang spot ng deposit ng mga marker. So, andyan ang deposit sa gitna. Okay, delete ko, no? Okay. Explain ko na, ito ba? Ang metal, lalo na pako, yan o. Ang sangya, pako. Kailangan siya ng kahoy. No? Para magamit. Anong gamit na lansang? Para sa wood. Unlike dito sa apoy, apoy sa katubig na magkaaway. Ito sila, ang kahoy at ang, what is this? Pako. Pako or metal ay magkaibigan yan. Kahit masasaktan siya, paglansangan siya, pero hindi sila maghihiwalay kailanman. No? Sabi pa ng puno, kahit masakit, till death do us part. Yan, no? Nasaktan siya eh. Ikaw kuno langsangan, bebe. Sabot martilyo, bebe, pakikuha. Langsang, no? Oh? Example to, kahit langsangan masakit, pero wala namang, hindi natin alam kung nasaktan ba ang puno. Kasi unlike as human masaktan. Ang puno kasi buhay. Ang metal is, walang buhay. So, partner sila, no? Dapat may kabitan ang metal na puno. Okay, yan baris, no? Nag-dits natin. Yan ang 357 cross line. Okay, delete na natin. Diretso na tayo sa 258. Okay. Dito tayo sa tinatawag natin na centering. Ayan, ayan eh, no? Diretso. Madali lang to. Ang tinatawag natin na alignment for centering ay 2, 5, 8, mamaya na yan ah, at 4, 5, 6. Yan.
Kanya. Dito ang 5. Okay? So, tapos na tayo sa cross line. So, hindi na natin ano yan, no? Okay. So, tapos na tayo. Tapos na. Okay, dito na tayo sa tinatawag na centering. Ano ang centering? Itong lahat ng 3 grams na may 5. Get you? Okay. Kunti tayo. Ano to? 45 degrees. Okay? Code 4, ano? 135 degrees. Code 2, ano? 225 degrees. Code 6, ano siya? Ito ang tinatawag na 315 degrees. Kung napansin nyo, palaging may 5 yan. 5, 5, 5. Diba? Okay. Unlike dito sa norte na 0 degrees, south is 180 degrees, east is 90 degrees, and west is 270 degrees. Nakakita ka ba ng 5? Diba? So, madali mo lang ma-identify na cross line yan kasi mag-i-end talaga yan ng 0. Ito north eh. North is 0 degrees. Yan. North eh. Kaya, tawag dyan sa mga 0 ang ending is cross line. Ang tawag dito sa 5 is alignment for centering. Ibig sabihin, huwag ka munang maghukay kung wala yung marker na tatamaan dito sa dalawang centering alignments. Okay? So, dyan lang muna, Paris. Delete ko na to. So, anong dalawang cross line? Cross line, 159 saka 357. Anong dalawang pang centering alignment? 258. No? 258 saka 456. Okay, paunawa ko sa inyo. Mahirap yung hindi natin maintindihan eh. Dapat maintindihan talaga kasi useless pag useless ang lecture natin kung wala kayong matutunan. Sayang. Pati ako masayangan ako, no? Dahil time is gold. I-consume natin ang time. Bigyan natin ng value. Paminsan-minsan na to eh. Okay, tingnan natin. Sabi natin kanina, una tayo sa 258. Okay? Ang centering. Ano makita mo sa code 2? Ha? Dito, ano makita mo? Yan. Centering. Earth element. Ang 5, earth element. Ang 8, earth element. Or, pwede yan C, C, C. Okay. So, ito lamang ang alignment na same. Same ang elemental markers. Okay. Next time na natin yung pag-usapan. Mahaba yan eh. Abo tayo ng isang oras yan. Dito na tayo sa 4, 5, 6. Alignment for centering. Ano siya? Ito sabi ko eh. 4 is? Ang 4? Wood. Okay. Ano ang size? Metal. Very good. Ganyan siya, Maris. No? Ibig sabihin, ulit ba? Ibig sabihin, pagtitira ka ng 4, 5, 6, 6, no? Alignment for centering. Dito ay may, tinatawag tayong word element. Dito ay may metal element. Dahil palaging magkasama yan ang word at metal. Diba? Yan, no? Okay. So, ngayon, buddies, ayan na siya, no? Wood and metal element. Okay. Take note. Okay. Napapansin nyo, ito, last na lang. Baka inantok na kayo. Pag inantok kayo, ay titigil na natin to. No? Antok na ako, daddy. Madali lang. Mahirap nito pag ang video rapper ang antokin. Kaya magdasal kayo dyan na hindi antukin itong mic wheel ko dito. Okay. Tingnan nyo mga balis ha. Okay. Napaka-importante nito. Take note for this. Ano yan? Code 5. Ano dito? Earth element, earth element, earth element. Yan sabi ko na pa rin yan. Dito, wood. Dito, metal. Okay? Dito, tubig. Dito, fire. Dito sa east, wood. Dito, metal. Okay. Pansinin nyo, ang 83 grams. Dalawang, wood. Big wood, small wood. Dalawang,
metal. Big metal, small metal. Lithium, isang water, isang fire. Tatlong earth element. Yeah. Yan ang tinatawag natin na cycle of elemental markers. Sa yin yang, ma-explain natin yan sooner. Okay? So, tingnan mo palagi. Magkatabi ang dalawang wood. Kasi hindi yan mag-aaway eh. Magkatabi ang dalawang metal. Kasi hindi yan mag-aaway. Magkatabi yung tatlong tinatawag natin na earth element kasi hindi yan mag-aaway. Magkapatid yan sila. Ang puno naman magkapatid. No? Kahit si ikaw mami magtanim nito, ako nito, magkapatid pa rin yan. Ang metal, magkapatid sila. Tingnan mo ano pinakamalayo. Ang layo, tol, ng water sa fire. Kasi nga, magkalaban itong dalawa. No? Okay, so, yan siya. Malapit ang... Ano to? Metal. Dalawang metal, malapit ang dalawang wood. Malayo ang fire saka... water. Then, nag-align ang tatlong earth element. Guess what is? Lit! Diretso na! Iris na natin to! Saan na tayo? Dito pa yun, no? Number one pa? Number one pa na tayo eh. Hindi na natin ma-discuss to. Sa susunod na to, buddies! Kasi mahaba-haba ng oras natin. Four quadrant na tayo. Okay? Number two. Ito na pag-usapan natin. Four quadrant, four triangulation. Okay, dito na tayo. Ang compass ay may four quadrant. Yan. Okay, diba? Okay. Ibig sabihin, ng quadrant ay may tinatawag siya na angle. Ito siya dito. Ilan ang angle ito? 90 degrees. Dito. Yun pa rin, 90 degrees, di ba? 90 degrees. Dito. 90 degrees. Okay? Nag-gets? Okay, delete natin yan. Okay, balik. Okay. Dito tinatawag natin na apat na pattern for triangulation. Okay. One, dito. Three. Kayo nasagot para mabilis. Nine. Dito. Siete. Diba? Okay. Ang quadrant na to ay may pattern na ito. Ano to dito? Five. Yusin natin. Five yan dyan. Ito ang tinatawag natin na 1, 5, 3. Or minsan tinawag natin 1, 3, 5. Diba? Okay. Yusin natin. I-1, 5, 3 natin. Pagitan natin. 1, 5, 3. Bakit? Yan siya ba dito? 5, uno, tres. Make a slant line. Na, napasok na tinamay. Ano makikita mo na figure? Triangle, di ba? Kanina, may, ano tayo, may elemental. Dito naman, pag sabihin mo, to, ang tawag dito, 1-5-3 pattern. 1-5-3. So, ang pattern mo ngayon, triangle na. Ganon. So, ano makita mo dito? Water. Dito ay, ano? Wood, dito ay wood. Earth. Ay, earth. See. So, ganun ang triangulation mo. Gets? Okay. Take note for this, ha? Sa first quadrant ay unang 1-5-3, yan ang pattern. Okay, pangalawa. Mabilisan to. Pero klaro naman, ulit-ulit-ulit yung pagpanood. Dito tayo. Anong dito ang tawag? Ito siya, oh. 3-5-9. 3-5-9. Bakit? Est? South. Ito. Code 5. Connect. Ano makita mo? 359. So, 359. Ano makita mo sa triangulation? So, pagano na triangle mo? Ba? So, dito na ang sea or earth. Dito ang... Ano makita dito sa 3? Wood. Dito ang fire. Or triangle. Okay? So, yan ang pattern mo. No? Yan ang triangulation quadrant sa quadrant 2. Sa 359. Gets? Okay. 3 tayo. Tumatik. Ano dito? 7. 5. 5. 9. Okay? Connect.
Ano makita mo sa 7? So ang triangle mo naman, pag ganun, this is what we call triangulation, ha? 7, ano? Metal. Dito? Fire. Dito? Earth. Oh, yan ang triangle mo. Okay? Gets? Okay. Bilit. Ah, bilit na rin. Mga bright kayo eh. Diba? Imposible din yung makat on eh. Dire. Ano ang pattern dito? 1, 5, 7. Okay? Unik. So, makita mo. Diamond, di ba? What is diamond? Diamond is precious. Kaya mga pattern ng Japanese, precious geometric figures. Okay, ganito ang triangle mo. Ano dito? Earth? Ultra C? Dito, ano? Metal. Dito? Water. So, yan ang pattern mo sa 1, 5, 7. Gets? Okay, delete. Okay, yan ang tinatawag natin na 4 quadrant 4 triangulation. So sa isang compass, no? Sa 360 degrees mayroon kang apat na triangulation. Yan pala nasa 8 grams pala yan. Mayroon pa tayong tinatawag na secondary. Yan, no? I-divide pa yan eh. Ba? So sa isang quadrant may dalawang triangle ka na. Yan na ang sa tinatawag natin na 16 trigrams, no? Pero ang i-lecture natin, yan lang muna ang 8 trigrams. Ito mahirapan na, hindi nga makuha-kuha ng iba eh. Dagdagan mo pa. Eh, mabubuwang ng tao niyan, no? I-divide ko pa eh. Tapos gagawa pa ko dyan ng pang 32 trigrams. I-gusto niya pa yun. Diba? Sunod na yan. So, yun lang muna ang apat ang ating pag-usapan. After 16, ha? 16 plus 16, di ba? Ano? May 32 trigrams pa. So, yun ang mangyayari sa isang quadrant mo. Triangle pa rin yan. Para pizza pie na. Okay. So, yun lang, Baris. Ang tinatawag natin na 4 quadrant 4 triangulation. So, napag-usapan na natin to. 1, 4 major alignment of various proposed line and centering. Then, 4 quadrants 4 triangulation. Ito ang geometric figures and missing coordinates. And next time, ito ba this? Heavenly steam, the 8 pillar of life. Then, ang tinatawag natin, the earthly branches or the 12, and the 12 holy beasts. Okay. Hindi na natin kaya dahil mataas na ang oras. So, yun naman. Hopefully, natutunan nyo ito, buddies, at may nakuha kayong mga insights ngayong gabi. Ma-apply ito natin sa actual site, ha? Yung sinasabi ko na triangulation. Na pag-triangulate mo, may makikita ka talaga na elemental marker na wood or puno talaga or bato na may slash. Yun, tandaan nyo. Okay, shout out muna. Shout out sa ating mga kaibigan, kay Suwan and Yura sa Team Kuras. Kumusta, Suwan and Yura? Okay. Team Kuras, hopefully kung may appreciate ka, mag-success kayo. Noleta Chavez from Ormoc City. Kumusta, Ma'am Noleta Chavez? Rayo Mugiwara, no? Kaibigan natin sa Bukid nun. Okay. Otol 37, uncounting. Ganda ng pangalan, 37. Otol, kumusta, uncounting? Kay Arnie Meharda sa Mabini, Davao de Oro. Shout out, kumusta? Kay Aljor V. Zata, kasin. Brother Aljor, sa Tagum City, no? Okay? Then, kay Hard Kang Ikibal Cantillas na nagsubaybay palagi sa ating mga vlog. Sir Hard Kang, kumusta? Shout out. Then, shout out from Otol Kimso. Pari Kimso, kumusta dyan? Shout out sa team na pinuntahan niya. Nagkasama sila doon kay... Shout out kay Noah Siglesia. Kumusta Noah Siglesia? Roger Hidirango at Noah at Roger Hidirango. Sa Taita Rizal na mga avid followers natin. Kumusta kayo dyan? Okay? So, shout out sa mga kapatid ko, no? Kay Tolbabi, Berdrami, kay Eli. Saka special shout out kay Otol Corpor on the Max. Happy birthday tomorrow, Tol! From your beloved, handsome, ano siya? Mangod yan eh. Mangod! Okay. Basta kapatid! Basta, more blessings to come for your birthday then. And siyempre, baby sniper tomorrow is 23 months. Baby sniper, I love you. Bukas, maganda ka. Bilan ka na ni mami ng cake. Okay. Shout out siya kay Pari Jandy ko. Kamusta Pari Jandy? Maraming salamat sa mga insights at ingat sa mga sorbi dyan, sa mga remapping. Then kay Black Phantom, kay Otol Tubi, at sa mga kaibigan ng mga kumpari ko, no?
team sa to, kay Paring Rex, kay Kapitan Jan, kay Sir Val, at kay Brother Roswell Palapatok, kay at sa lahat ng mga hindi na shoutout, comment na kayo doon sa page natin, Treasure Hunting Evidences, kasi sa YouTube channel natin ay talagang sinasadya namin na na-off yan ang comment section para ay, hindi tayo mahiya, kasi hindi namin kaya entertainin, no? Maubusan tayo ng oras. So, yun lang, doon na lang sa page tayo mag-usap-usap. Pero, abangan nyo lang mga lecture, ha? Huwag kayong mawala kasi marami pa tayong pag-usapan. Thank you for watching and most of all, I'm very thankful for my queen, for the videographer, for this moment. I love you so much, Mami Sniper. At salamat sa lahat ng mga viewers. This is Chris Sniper saying, it's Sleep and Explore, then Bansari!